Ayan. Ito po ang ating pag-uusapan ngayong gabi tungkol po sa blockchain. Ayan. So, dahil familiar na po kayo sa blockchain, pero ano po ba ang blockchain? Ayan. Ang blockchain po, ito na po yung makabagong teknolohiya ngayon sa mundo po ng IT or information and technology, no? Kung saan na bago po lahat yung transaction, kung saan very secured na at safe na po ang pagtatransact. So, yun po yung pinaka-goal ng blockchain technology na yan. So, sabi dito, ang digital database or ledger that is distributed among the nodes of a peer-to-peer network, yan daw po ang ibig sabihin ng blockchain. Sa madaling sabi po, yan po ay isang digital ledger, no? Kung saan nakarecord po lahat ng transaction, lahat po ng asset sa loob ng network, sa loob ng business network. Ano yung network na yun? Yan po yung mga computers, no? Kung saan yung si computer A, kung ano yung record niya na meron doon, nandun din po sa computer B. At hindi po pwedeng ma-alter or ma-cheat yan. Okay? In short, ng blockchain, information containing blocks. So, mga blocks na maraming information, no? So, dahil tayo po ay nasa mundo ng crypto, ang first blockchain po ay ginawa ni Satoshi Nakamoto, no? Ang tinatawag na Bitcoin Network, kung saan ito ang network ng Bitcoin. So, naka-record lahat ng transaction ni Bitcoin doon sa Bitcoin Network or public ledger na yan. So, in layman's term po, kung blockchain ang tawag sa digital, sa real world naman, yan po ang tinatawag nating parang network ng mga bangko. So, most of us meron tong mga bangko, no, mga bank account, ATM card. So, we can withdraw, deposit, transfer money kahit sa ibang bangko. Kung ikaw ay BPI, SWIFT, you can transact other banks, HSBC, no, SWIFT, Security Bank. Pwede kang magkapag-transact doon from one ATM to another. Dahil ang network na ginagamit natin ay Visa, Mastercard, BankNet, yan po ang mga network ng bangko, kaya tayo nakakatransact. Or kung baga sa SIM card, bakit tayo nakakapag-text sa Globe to dito or dito to San? Kasi may network tayong tinatawag na ginagamit po, no? Or courier na 4G, 3G, 2G, yan po ay network. So sa digital world, yan po ang blockchain sa madaling sabi. Digital ledger technology po yan. So, we go technical, no? Kung ano po ba dyan, ma'am, ang nangyayari sa transaction sa loob ng blockchain. Ang blockchain po, dahil blocks yan, connected yan sa isa't isa, may tinatawag po yan na hashing function. Kung saan yung hashing na yan, combination po yan ng words or ng alphabet at saka number po, no? Bago magkaroon ng isang block or new transaction, kailangan merong previous hash at magkasama po yung original hash. Original hash plus previous hash, yan po ay new block na po siya or new transaction. So yung hash code na yan or cryptography na tinatawag ay hindi po yan nababago. Very unique ang code na iyan. So hindi po yan nauulit, no? So making po the blockchain technology, yung software na yan, yung technology na yan, ay hindi po na-change, nababago, hindi po na-hack or na-manipulate po or na-cheat po yung system. So, ganun po kaganda ang blockchain technology kung saan dyan po nag-ooperate ang tinatawag nating cryptocurrency. So, sa loob po ng blockchain, meron pong apat na sektor. So, gaya po sa atin, sa real world, meron pong sektor, no? May agrikultura, may fishery, no? May healthcare dito, meron din po sa digital world. Si blockchain, merong cryptocurrency, may decentralized finance po, may non-fungible token na tinatawag at merong metaverse. So yan po ay naririnig niyo na. So ngayon, alamin muna natin ano po ang cryptocurrency. Yan. Cryptocurrency, sabi po dyan, yan ay digital or virtual currency, no? Na secured by cryptography po based on a network that is distributed po sa large number of computers or nasa blockchain po yan. As simple as cryptocurrency. Currency na meron pong underlying na technology na blockchain gamit ang cryptography na secured, yun siya. As simple as future money. No? Equivalent po sa real world natin na fiat money or gold. No? Yan po siya. At also, si cryptocurrency po or crypto in short, ay decentralized po iyan na currency. Ibig sabihin po ng decentralized na kalagay po dyan is that
wala po siyang central issuing or regulating authority. Wala pong middleman. Walang gobyerno na nagmamanage po ng transaction. So, ganun po kaganda ang currency na ito. Okay, na nakastore pa siya beside the decentralized, nasa loob po siya ng blockchain. Okay? So, yun ang kagandahan niya. Ngayon, paano po tayo nag-transition or nag-evolve po sa bagong currency na iyan? Di ba po dati tayo ay nagsimula sa bartering? No? In-exchange natin yung gulay sa karne, karne sa bigas, di ba? Yan yung kumbaga mode of payment natin, tama? And then hanggang sa nag-come up yung gobyerno na magkaroon ng gold, kaso yung gold po kasi physical siya, mabigat, kung marami kang kung meron kang worth of 1 million na gold, ay hindi po basta-basta yan, mabigat yan. No? Hindi mo basta-basta matatransfer from one place to another, malagay po sa bulsa ninyo. Kasi mabigat yan. At nagkaroon po ng metal coins, which is also made of gold pa rin. So mabigat pa rin po yan. No? And then we have, nagkaroon po ng paper money. So yan na po yung mga banknotes po natin. No? Yung hanggang sa nagkaroon po ng plastic card, mas na-appreciate natin yung plastic card at electronic money nung panahon po nung pandemic, di ba? So yung credit card, yung plastic card, credit or debit card na kung saan cashless na. Kasi sa atin, gusto natin convenient na pwede palang hindi magdala ng pera, no, na physical or tangible. So magdala tayo ng card. Hanggang sa nagkaroon po ng electronic money, yan po yung mga GCash, PayPal po, no? GrabPay, no? Yan po, no? Mga naka-store sa electronic applications. Hanggang sa, doon na po, umusbong ang tinatawag na cryptocurrency kung saan natatanggal po dahil ang common ng mga ito from barter to electronic money is hindi po ganun ka-convenient or secured yung transaction. Tama po. For example, pag nag-withdraw ka ng 1 million sa bank mo, hindi mo siya kaagad na-withdraw. Kasi pag pumunta ka ng bangko, pipirma ka pa ng maraming papel, i-verify pa bakit ka nag-withdraw, baka anti-money laundering ito, di ba? Or terrorism. So, ganun po. Kung kaya na-create po yung crypto na yan. And who created cryptocurrency? It is Satoshi Nakamoto. Alright po, no? So, let's erase. Ayan, let's go deeper. Ano yung crypto? So, ang crypto or at ang pinakauna-unahang cryptocurrency po ay tinatawag na Bitcoin or BTC, no? Yan po ang nakikita niyo sa social media. Yan po ang tinatawag na white paper electronic cash system na ginawa ni Satoshi Nakamoto. So, si Satoshi Nakamoto po ay walang nakakilala kung individual, grupo, company ba ito, organization sila. So, pseudonymous po. And did you know, no, my friend, na ang supply lamang po ng Bitcoin ay 21 million. Ayan, 21 million lang po, no? So ngayon, sa market, ang nagsisirculate na supply ay nasa 19.48 million na. So nasa less than 1.5 million na lang po ang iniminan na Bitcoin para mabuo ang 21 million na supply ng Bitcoin. So compared po sa ating fiat money, yung pera na piniprint po ng gobyerno, so actually, same pa rin naman ang value, no? Print ng print pag as the demand increases, print ng print ang gobyerno. Dito sa Bitcoin, hindi po. Kaya deflationary currency ito, no? Habang patagal ng patagal, tumataas po ang value niya. Ganun po si Bitcoin dahil limited lang siya, scarce, no? 21 million lang. So part po yan ng protocol ng Bitcoin na yan. Yung kauna-unahang cryptocurrency. Okay, so deflationary siya, decentralized, at digital, hindi po katulad ng gold na physical, no? Tangible yung value niya. Dito, digital po si Bitcoin. No? Hindi po siya nahawakan, no? Hindi mo siya, as in, intangible po siya, digital. So in terms of ownership, paano po ba na-store yung Bitcoin, ma'am? Yung crypto ko, kung marami akong Bitcoin, ma'am, digital, kasi mahirap na, baka ma-hack siya. So, hindi po na dahil nasa blockchain po iyan. At pseudonymous po gaya ni Satoshi Nakamoto. Cryptographic addresses ang ginagamit po natin dyan. So, sabi nila, ang Bitcoin po ang makabagong valuable po na asset na dapat mong i-hold. Hindi na po si gold. No, hindi na po yung gold, si Bitcoin na. So kaya marami pong investor or malaking kumpanya na hinuhold na po, bumibili na po ng Bitcoin or other cryptocurrency. So halimbawa po ng cryptocurrency, ma'am and sir, ito po sila. Yeah, of course, si Bitcoin ang kauna-unahang crypto, siya po ang pinaka-dominant.
followed by Ethereum, yan naririnig yun na po, BNB, Solana, Cardano, yan po ay halimbawa ng cryptocurrency. Mode of payment, kung bibili ka ng kung sa shopping, bibili ka ng bag, pwede kang magbayad ng cryptocurrency. So, ganun ang value ng crypto, pera po siya. Alright? So, yan po ang market cap niya by 2022. And did you know, nasa 22, more than 22,000 na po ang existing na cryptocurrency sa market. Ganun na po kadami. Okay? So, now we are in the corporations era. Ano po yung corporations era na yan? Actually, back in 2014 naman, sir, si Microsoft ang kauna-unahang kumpanya po na nag-accept ng cryptocurrency. 2014 po, no? Na bumili ka ng services sa Microsoft or any product sa Microsoft, ang bayad mo Bitcoin or other crypto. So, pwede pala. Yes po, and not only Microsoft, ito po, no? Mga malalaking kumpanya. Andyan po si Samsung, ayan, Amazon, Uber, yan po ay kilala po ninyo, Citibank, o hindi na tayo lumayo, no? McDonald's, Toyota, ayan, Nike, FedEx, AXA, no? The insurance company. So, ganun po. No, ito ang mga real-world company na sa mundo po ng blockchain. So, ang use case po or ang gamit ng crypto ay, or blockchain technology, hindi lang sa banko or sa financial institution, no? Ginagamit po siya sa supply chain, healthcare, no? Baka ikaw po ay nagtatrabaho sa Pfizer, DHL, hindi mo alam yung kumpanya mo na sa blockchain na pala. Okay, insurance, ayan. Energy, real estate po, government down to travel and IoT. Okay, yan po ay nasa mundo na ng blockchain. And now, one of the largest bank in New York, si Citibank po, no, nagkaroon ng sariling virtual asset or cryptocurrency. So, not only the other countries, no, as a first world countries, but as well as tayo sa Pilipinas, syempre nag-a-adapt din tayo. We have Union Bank, one of the largest bank dito sa bansa natin. Sila po ang kauna-unahang bangko na nagkaroon po ng crypto ATM. Yan, yan po, no? Yan po ang itsura niya. If you will go sa may Paseo de Rojas sa may Makati, somewhere Makati, Ayala Ave, yan po, no? Yan po ang itsura niya. You can buy and sell Bitcoin. You can transact there. Yan yung itsura ng crypto ATM nila. So actually, hindi pa namin napuntahan yan. But ang coaches po natin, kasi malapit daw po ang Hong Kong kaysa Makati. So, ayan. Pinuntahan muna nila yon. So ito po yun. No? Ganyan po ang mga itsura. Iba-iba po ng design ng ating crypto ATM sa Hong Kong. Shoutout sa ating mga OFW from Hong Kong. No? Yan po ang lagi nilang pinapuntahan doon. Ayan. Yan po. Iba-iba na itsura. Ayan po, ina-accept nila. Bitcoin, Ethereum, ayan, Dogecoin. Yan po ang may ina-accept na ATM na yan. So this is Coach Richard, Coach Aris, Coach Sherwin po, and our Coach Nicole. Magaling po nating coaches. Ayan, so did you know po, no? Pag-usapan natin, huwag tayong lumayo. Dito po sa Pilipinas, pang-8 na po tayo. No? In terms of crypto ownership. Ayan, pang-8 po tayo. Third highest country in Southeast Asia. Ilan po ba ang Southeast Asia? Madami po. So, pang-3 po tayo. Ganun po ang adoption sa crypto. Tanong niyo po yung kaibigan, katrabaho niyo, kapitbahay niyo, baka nag-o-own na yan ng crypto. Kasi po, nasa more than 7 million na po ang nag-o-own na mga Pilipino ng cryptocurrency. Ganun na po kadami. So, based on data, 100 billion kasi ang sino-survey dito. So, sabi nila, 6.13%, that is 7 million po. So, ganun na po kadami, no? So, we have Bitcoin Island na tinatawag. Yan, dyan po ay located sa one and only Boracay Island natin. Yan, isa sa natin, no, na tourism natin sa bansa po natin. Bitcoin Island. Bakit po binansag ang Bitcoin Island? Dahil most of the shops po dito sa Boracay ay nag-a-accept ng Bitcoin. Bumili ka ng kape, tinapay, no? Or anything, mag-book ng hotel, pwede po dyan sa Boracay. Okay, dyan din po maraming conference, mga meet-up sa Bitcoin, Binance, dyan po sa Boracay nangyayari. So, ang Bitcoin po, yung crypto, hindi lang siya pang pay mode of payment. Actually, marami po siyang nagagamitan, like remittance, no? Napapababa niya yung mga charges
at nawawala yung taxes, no? Pag tayo ay nagpapadala sa mga pamilya natin, pag tayo ay OFW na dito sa Pilipinas, konti na lang, wala pong less lang, minimal po yung fees na chinacharge pag tayo ay nagpapadala. Pag tayo ay nagpapadala, gamit po ang blockchain. So, ganun po kaano, no? Kagaling ang Bitcoin or cryptocurrency na tinatawag natin. So, sa Bitcoin Island, which is sa Boracay po, meron din pong Bitcoin Nation. So, did you know po na El Salvador sa Latin America, yan po ang kauna-unahang bansa kung saan legal ang Bitcoin. Hindi lang basta legal, legal tender po, kung saan ginagamit po, regulated na siya. Ang mga tao doon, nag-accumulate na ng Bitcoin, yan talaga ang pera nila. Oo, sa El Salvador po. May iba namang bansa na strict impose talaga ng Bitcoin, like China, binaban ang crypto. But mababago yan. Lately, nabago po ang ano nila, ang view nila dyan sa Bitcoin. So, ganun po, no? Ganun na po ang adoption ng Bitcoin. So, marami ng financial startup dito sa Pilipinas na gusto na pong pasukin ng blockchain. Ayan, para mas mapabilis, mapalaganap yung adoption sa mga Pinoy, ma-educate kayo sa crypto. Okay? At ito po, no? Dahil I think most of us are, ano po, hindi familiar, no? Or paano ba nag-evolve ang Bitcoin? Bakit biglang naging gano'n na po siya? Hindi po namin alam yan, ma'am. Bakit ngayon lang namin nalaman, no? So, ito po, no? Paliwanag ko po sa inyo. Ito yung kumbaga history ng Bitcoin, or tinatawag natin itong rainbow chart kasi makulay siya. Ayan, or Bitcoin stock to flow chart. Makikita niyo po, 2010, no, dahil ang Bitcoin po ay na-develop noong 2008, goes in public in 2009 by Satoshi Nakamoto. Noong 2010 po, nag-start po yan, 0.01 centavos ang value ng isang BTC. Okay? Yun po, no? Ganun makikita niyo. Yan po ay nasa pioneers era. Kung saan, yung mga pioneers, mga early adopters or developers po ng Bitcoin. Kung naririnig nyo na po, dyan po nangyari yung tinatawag nating Bitcoin Pizza Day. Every May, ano po yan? Somewhere May, second week ng May, sineselebrate yung Bitcoin Pizza Day. Kasi meron po isang programmer dito, no, na merong 10,000 BTC at pinagpalit niya po yan sa dalawang pizza. Yun po ang yun yung pinaka-advantage niya. Pinakauna-unang commercial transaction ni Bitcoin na posible pala siya. Naging successful yung transaction na pwede palang ibayad. The disadvantage ng tao na yon is pinagpalit niya sa dalawang pizza, which is ang 10,000 BTC po ngayon, magkano na po ang value. So, ganun po siya, no? Parang real estate na hindi po nag-depreciate yung value, nag-appreciate po siya. Parang lupa. Ayan, ganun po ang Bitcoin. So, pioneers era hanggang nag-intern po tayo noong 2013, nagkaroon po ng speculators. So, dyan po, no, nagsimula na naging $1,000 and up po ang price per Bitcoin. So, ano po ang nandyan? Dito na po nag-start. Marami kasi nag-speculate, kaya marami na din pong nagsilabasan na mga coin or token. So, dyan po, no, nag-emerge yung mga ICO. Maraming na nag-ICO ng mga companies. Dahil alam nila na yung potential ng Bitcoin or ng ibang crypto ay lulubo siya pagdating ng panahon. And then, nagkaroon po ng retail traders era. Ano po yan? Ibig sabihin, mga maliliit po na negosyante, no? Ina-adapt na po ang Bitcoin or crypto, no? So, marami na po dyan nagtayuan, no? Marami na po mga traders, iba't ibang strategy, no? Kaya po, tumaas po ang trading volume ng Bitcoin by that time. So, umabot po siya ng 10,000 BTC ang pinipredict po dyan na presyo ng Bitcoin. So nakikita po ninyo, ayan po oh, ngayon nasa corporations era na po tayo. So 2020 to 2024, by next year po, when actually, nandito na rin, nag-overlapping na ang corporations at government kasi 2014 pa, Microsoft, Bitcoin na eh, di ba? So yan po, no, corporations era, ibig sabihin, mga malalaking kumpanya na po, i-accept na po nila ang Bitcoin as mode of payment or other cryptocurrency. So mga malaking investor na po, pinasok na po ang pagtitrade ng crypto kasi nga gusto na nilang mag-accumulate. So number one po dyan na nakahold ng maraming Bitcoin ay si MicroStrategy. So yan po, no, and other big corporations. Ngayon, ang nilolook forward po natin sa adoption ng Bitcoin ay makita po ng gobyerno ang kagandahan ng Bitcoin. Kasi yan po ay decentralized at deflationary, secured po ang transaction. So once na makita ng gobyerno yan, is i-re-regulate na po yan, lalo dito sa Pilipinas. So
Napansin niyo po, ang dahil may El Salvador na, next na po ibang bansa, no, ire-regulate na po nila yan. So magkakaroon na ng policy na magkakaroon na po ng digital currency. Pwedeng Bitcoin, other coins, or sariling gobyerno po yan. Okay, so pasukan na po nila ang crypto space. So yun po ang history, bakit ganon ang adoption ng Bitcoin. So ngayon naman, meron po sa Bitcoin kasi meron po tayong tinatawag na halving. Ayan po, no? First, second, third, and fourth halving. Yan po ang tinatawag nating halving session po sa Bitcoin, kung saan nagagana po yan every 4 years. Bakit po may halving, Coach Patty? Dahil ang Bitcoin po ay minimina po yan, no? Dahil 21 million lang po ang supply. Okay? 21 million po ang supply ng Bitcoin. So minimina po yan ng mga miners. So which is every 4 years po nangyayari ang Bitcoin. At makikita nyo po, ayan, meron pong all-time high at all-time low ang Bitcoin. Ito po ang tinatawag nating bull run, no? Or pagdalaw naman, bearish po ang market. So ibig sabihin ng halving again is sinisecure nito ang network ni Bitcoin. By ang nagsisecure niyan yung mga miners po para ma-validate lahat ng transaction. Dahil minimaintain nila ang network ng Bitcoin kasi nga walang middleman, walang gobyerno na nagmamanage, semi miner ang nandoon, meron silang reward. Every mina na susolve yung complex mathematical equation, nagkakaroon ng reward po ang mga miners. So doon din po come into existence ang circulation ng BTC. Ayan. So remember, nasa more than 19 million na ang existing sa market. So dahil yan nga po ay decentralized, kailangan pong minahin. Okay po. So ganun siya. So ang next po natin na bull run na po ay inaasahan ng mga nasa crypto space, lalo na yung nag-accumulate ng Bitcoin, ay June 2024. May iba predicted February, April, or last quarter ng 2024. So, yan po, no, ay inaasahan natin. Kaya magandang mag-position po tayo ngayon dahil bear market pa lang, marami po tayong mabibili na coin. Kahit hindi po yan Bitcoin. Basta stable coins po. So, every 4 years, 2012, 2014, 2018, 2022, 2026. So, dati 50 BTC ang block reward. Hanggang noong 2012, 2014, naging 25. Basta kinakat into half. Tapos 6.25. Ngayon, 3.25 something na lang po ang block reward ng miners. So expected po yung last halving, 2040. Na mamina lahat yung total na 21 million supply ng Bitcoin. Pagdating ng araw, magkano na po ang value ng BTC? Naglalaro po ang BTC ngayon sa $26,000 to $27,000 per Bitcoin. So ganun po, no, dapat maliwanag po sa atin 'yan ang kahalagan po ng Bitcoin, bakit siya minimina. Okay, so dahil 'yan po ay minimaintain ng miners, dahil ganun po nga po ka-secured ang ating network or blockchain technology na tinatago. Okay, so expected ngayon nasa bear market pa tayo, kaya kung kayo po ay nagti-trade at nabaat mano po ang galaw ng market kasi nasa bear pa lang tayo. So ganun po, no. So, alright. So, let's proceed. Yan po ang cryptocurrency. Isa pa lang pinag-uusapan po natin, no? Cryptocurrency, no? Halimbawa, yan. Ethereum, Bitcoin, and decentralized finance. Ano naman po yan, coach? Dahil si Bitcoin or si crypto ang pera natin, decentralized finance naman ay yung emerging financial technology based on secure ledger used by cryptocurrencies. As simple as siya po yung crypto bank. Diba si crypto ang ating pera, saan mo ngayon ilalagay yung pera? Sa bangko, tama? So, yan po ang tinatawag na DeFi. Ang DeFi, yung mga bangko, yan po ay nagpo-provide ng services ng lending, investing, or even exchanging crypto assets. So, yan po ay nandiyan ang ating mga cryptocurrencies. So, halimbawa po ng mga crypto bank, yan. Nandiyan po si Kraken, si Hobi, Gemini, we have Coinbase, Bybit, no, OKX, Binance, number one, ang largest abang kape mo naman. Meron pong naka-open yung ano dyan, pakimute lang po, alright, thank you. So, ito po, no, kung baga sa real world, yun po sila, BPI, Security Bank, Metro Bank, PS Bank, SWS Bank, yan po sila. Sa mundo ng digital, ito po sila. At, did you know po, kung ilan na ang crypto bank sa mundo ng blockchain? Ayan. Madami na po, no? Nasa more than 754 na. Dito, 754. Pero nung chanek ko, nasa 800 plus na po. No? Ayan po.
ang ginagamit natin, Binance, Hobi, Coinbase, Endodax, Kraken, Bybit, at OKX. Yan po ang ginagamit natin. Okay? Next po is we have NFT. Ito, yung sector naman ng blockchain kung saan ito po yung mga unique digital version po ng mga arts. Meron pong naka-open ang mic pa sumiyo. Ayan. Let's be ano po, no? Let's be at ano sa atong ano natin, mindful sa ating mga mic. Okay, let's proceed po. Thank you. So NFT, naririnig nyo na po yan. Ibig as simple as yan po ang mga unique digital version ng mga collectibles natin. Kung baga kung ikaw ay mga painting dyan sa mga wall ninyo, no? Or sa mga museum, yung mga art doon sa museum, mga antiques, ganun sa real world, di ba? Pupunta ka pa ng museum. Dito, NFT po ang tawag. Ayan, mga art, no? Mga paintings, yun po yun, na hindi po nare-replicate. Hindi po nakukopya dahil nasa mundo po yan ng blockchain or digital ledger na tinatawag. Okay, halimbawa po yan, ito. Simpleng sapatos lang po ni Nike. Sobrang fashionista. Ganyan lang, kulay green, blue, nasa clouds, ganyan. So, simple lang siya, pero art po iyan. Yan po tinatawag natin NFT, digital art. So, ito, meron pa. Itong simpleng ape. Okay, binibid po yan sa mundo ng blockchain, sa NFT. 36 Ethereum. Ethereum is cryptocurrency. Okay? So, binibid po iyan. At magkano po ang presyo ng 36 Ethereum kung bibilin mo tong, iko-collect mo tong art na iyan? 3.1 million po kasi 88 na po ang presyo ng isang Ethereum in peso. Ngayon, nasa 90 plus na actually. So, imagine po, no? Simpleng art siya. No? Pero hindi po yan simpleng art sa loob po ng NFT. Ayan. Marami pong collectibles yan. Board na ape kasi yan. Eh. May iba naman na masayahin. Iba malungkot. So, iba't ibang images. So, yun po ang NFT. So, meron tayong pera, yung crypto, yung DeFi, yung banko. Kung tayo ay mahilig sa art, pwede tayong bumili ng NFT. At meron pa pong isa. Ito yung one of the largest, ano din po, no? And by the way, sa NFT po, makikita nyo po ito, parang itlog, 91.8 million ang presyo niyan sa NFT. Ang tawag po dyan na art is the merge. No? 91.8, one of the expensive, I mean not one, most expensive po na NFT sa loob ng blockchain. Ayan, ito pang sapatos na yan, mahal din po yan. At ito din po si Bored Ape Yacht Club Collection. So yan po, no? Now, Metaverse. Ayan, ito na po yung laging ina-update po ni Mark Zuckerberg sa atin. Si Mark Zuckerberg po ang nanguna in terms of metaverse. Yan po ang immersive or connected na 3D virtual universe, no? Or combined po ng social media, gaming, or augmented reality or virtual reality and even cryptocurrencies. As simple as, yan po ang tinatawag natin. Kung merong digital na money, may digital art, may digital bank, of course, meron tayong digital world. Yan. So, ito na siya yung tinatawag nating metaverse. So, kung ano po ang nasa real world natin, nandito po sa metaverse. Ayan, no? Virtual economy, may sariling ekonomiya, may sariling avatar, mga devices, social media platform, buildings, yan po. Skyscraper, yan po ay metaverse. So, ano ang halimbawa na nasa metaverse? Of course, ito po, no? Mga real estate. Digital land rush example na nasa mundo po ng metaverse. Ayan, communities, may sariling mundo doon. Ayan. So did you know po, itong real estate na ito, mayroon na tayong mga coaches dito. We have a coach na nagmamayari, no? Nakabili na po ng real estate sa loob po ng metaverse. Ang bayad niya po dyan ay Ethereum. So kung baga, kung wala pang nagmamayari ng SMDC sa mundo ng metaverse, pwede niyo pong bilhin. No? Kung wala pang nagmamayari ng SM dito sa metaverse, pwede niyo pong bilhin pag meron kayong enough na Ethereum. No? So yan po yun. Ayan, dahil po, ang mundo ng metaverse, ayan, predicted po yan na tataas. Parang real estate lang din po, no? So dito sa real world natin, no? Tataas po siya ng 61.74%. Ang incremental growth ng 5.37% rather. Kasi nga po, ang players dyan, kunti pa lang. So, concentrated, no? Matataas po yan sa 41% sa North America. Ang adoption po kasi doon sa metaverse is high din. Pero did you know po, sa Pilipinas tayo ang pinakauna
Number one po tayo all over the world. Tayo po ang nanguna sa metaverse. Eh, nakita niyo po kanina yun sa data natin. So, ganun po ang mundo po ng blockchain. Ayan. So, makikita niyo po, crypto, DeFi, non-fungible token, metaverse, yung non-NFT natin na digital art, metaverse na digital world. So, yan, para makapag-transact ka po dito sa mga to, kailangan niyo po ng cryptocurrencies. Kahit mag-open ka po ng account dito, tapos meron ka ng mga digital assets, saan mo si-secure dito, di ba? So, ngayon, kailangan mo ng crypto. Yan yung pinaka-primary ano natin. Kailangan mo ng pera para makabili. Paano po makabili? This is how you will position po yourself in the world of blockchain, no? Paano? Ito po siya. Kailangan nyo pong mag-trade manually. Ayan, ito po ang itsura pag kayo po ay nag-trade manually. Kailangan nyo pong i-monitor ang galaw ng market 24/7. Halimbawa, ito po ay Binance. Ito po ang crypto bank natin where you can trade legally, no? Legitimately. No, wala na pong iba, hindi po pwede sa ibang platform. Kung wala po yan doon sa listahan ng ating mga legit exchanger or crypto bank, wala po yun, red flag po siya. Okay, dito lang po tayo, halimbawa to Binance. Okay, marami po kasi tayong ititrade, no? May tatlong types kung ano ititrade mo na asset, pwedeng forex, stocks, dito po, crypto po tayo. Okay, crypto po tayo. So, ang forex, yan po yung pag-buy and sell ng iba't ibang pera ng buong bansa. Yung stocks naman, yun yung mga shares ng mga malalaking kumpanya. So, yan po ay iba't iba po ang mga gamit, no? Yung risk ng mga asset na yan. But the most, ano po, na valuable na ngayon na asset is crypto. So, paano natin siya ititrade? Ayan, either manual, no? Paano mo pasukin ang pagmamanual trade? Paano ka magbabuy and sell? Kasi mako-confuse ka po when to buy and when to sell, no? Kasi ayaw nating malugi. You have to join or enroll a course, no? Trading, day trading courses. At magkano po ang tuition fee pag kayo po ay gustong mag-trade? Hindi po bababa sa 70 to 80,000 po ang tuition fee pag kayo ay nag-trade. At ito po ang aralin nyo. Ganun po kamahal, no? Ayan po, mga patterns. Ayan. Mga indicators na po iyan. Yan po ang aralin nyo. When tataas yung market, when bababa yung market. Kasi dyan po magbe-base kung kailan po kayo, kung kailan nyo isi-set yung position. So ito na po siya sa live market. Yan, kailangan meron kang trading journal. Yan, ganun kadami yung screen na titingnan mo. Kasi nga, 24/7 mo, imo-monitor po yung market. Magka-technical analysis ka. Ayan, babantay mo yung volatility ng market, trading plan, at maging aware ka sa mga balita. At pag nag-trade ka, dapat emotionally and physically healthy. Kasi yung emotion natin ang pinaka number one na kalaban pag tayo po ay nag-trade. Kasi pag hindi tayo stable, malulugi tayo. Kasi maapektuhan po yung trading decision natin. And we have to accept na laging may talo. Yun po ang tunay na lifestyle ng isang trader. Manual trader. No? So, good news yan ngayon dahil naka-attend ka ng ating IBP at gusto mong pasukin yung trading, crypto trading, hindi mo na ma-experience yung mga yan. Yung burnout, yung anxiety, no? Yung pagiging greedy, lahat ng mix na mga emotion, hindi mo na maano yan, hindi na ka natutulog, hindi mo na ma-experience dahil meron po tayong solution. Are you excited? Type dyan, excited po, no? Type po dyan. We are 41 people. No? So, type po kayo kung are you excited. If you are excited po na pasukin ang mundo ng crypto trading. So, good news po, dahil tayo ay nasa mundo na ng AI and robotics, hindi lang po nag-i-exist ang robotics sa mga manufacturing, sa mga bangko, no? Jollibee, may Jollibot, mga Jolly robot na mga deliveries, robot vehicle like Tesla. Pati po sa crypto, meron pong robot na trader. And that is Royal Q, the new generation trader. Kung saan po si Royal Q ay nag-trade lamang sa legal at legit po at top 10 or top 20 na crypto bank. We have Binance, OB, Kraken, Coinbase, Endodax, Bybit, Coinbase, and OKX. Endodax, one of the largest crypto bank po sa Indonesia. Binance all over the world. Itong mga bansa, itong other crypto banks ay meron akong specific countries, more than 150 countries, parang all over the world na rin po. So disclaimer,
Royal Q po is only a professional AI trader. We are not a company that sell investment. We are not an investment company that sell securities po, no? Hindi po kami nagsisell ng ano dito, ng security. So, it is a trading bot for crypto. Kung gusto nating accumulate ng crypto. Right? So, as simple as ang trabaho ng robot ni Royal Q sa atin is to buy low, sell high. Paki-raise ng hand kung meron po tayong manual trader dito that can relate sa manual trade na lifestyle. Now, this is po your solution, no? Para hindi ka na po mahirapan. Dahil usually po, ang nangyayari sa trading po natin ay naging buy high, sell low. So, baliktad po, no? Dapat ito po siya kasi para profitable ka. Kung baga, sa real world or sa traditional po na trading ng sasakyan or sapatos, halimbawa, bili ka ng Adidas, binili mo ng 5K, dapat ibenta mo yan ng at least 6K man lang para kumita ka, mag-profit ka ng 1K. Ang nangyari, dahil binenta mo yan sa kaibigan mo, binili mo ng 5K, binenta mo ng 3K, dinalugi ka ng 2K. Where's the business, di ba? So, ganun, logic. Ganun din po sa trading. The principle is buy low, sell high. Okay po? So, sa mga bago, no, ito po ang Royal Q platform natin. Yung mobile, ano niya, homepage. Ganyan na ganyan po ang itsura. Ganun po kaganda ang ating robot. So, now, Coach Pat, ano po ang strategy or trading strategy na ginagawa ni Royal Q? Kasi marami pong strategy sa pagtitrading ng crypto. Ito po ang strategy niya, yung tinatawag pong quantitative strategy. As simple as, it is an approach that rely po on mathematical and statistical model to make trading decision. Ibig sabihin po, mathematically computed po ni Royal Q, ilang percentage po ang binaba sa market at ilang percentage po ang tinaas ng market. Ayan, yung every up and down po ng galaw ng market, alam po ng ating robot. May ganun siyang analysis, no? May ganun siyang feature. Kaya dyan po nagkakaroon ng opportunity when to buy and when to sell. Yan po ay automated na ini-execute po ni Royal Q 24/7. Kung saan, yan po ay impossible na magagawa ng isang manual trader. So, quantitative po, ibig sabihin, maramihang buy and sell. Ayan, maramihan pong buy and sell. Depende po yan sa capital na nilagay po natin sa ating bot. No, wala po ditong fixed income, no? Wala pong fixed income or guaranteed ROI or profit kung magkano po yung nilagay nyo sa napuhunan doon sa ating robot. So, nakadepende po yan sa galaw ng market at doon sa setup po natin at sa pinili nyo pong coin. Yon, yun po yan, ha? Dapat maliwanag po sa atin. So, Royal Q, ito po, assuming nag-subscribe na kayo at ito po ang crypto bank kung saan dyan magti-trade, kinoconnect ang robot sa crypto bank via API protocol or application programming interface. Ngayon, yan po, connected na yung robot natin. Ano ang trabaho niya? Ang trabaho niya po is to make profit for us. Yun naman talaga pinaka number one na trabaho ng ating robot. At yung potential profit niya, depending on volatility, ranges from 0.5% to 5% po per day. So again, depending on volatility po. So makikita niyo po dyan, ayan po no, yung galaw ng market, ito, ito. So makikita niyo po, ang galaw ng market, upward, downward, or sideward. So yun lang naman, but the market, pag nasa baba siya, wala po ibang galaw yan, kundi aangat po, no? The market always recovers. At ang kagandahan niya po sa ating robot, kahit bear market or mababa siya, at yan po ang opportunity or advantage ni Royal Q sa atin. No? Dahil dyan po siya nakakabili, nakakapag-transact no, doon sa crypto na tinitrade po natin. So, last ano po, ang pinaka-competitive advantage ng robot talaga pag ginamit po natin, wala po iyang emosyon. So, hindi po nagsisell ng losses ang ating bot. So, ang gagawin po natin dyan is to wait. Yan po tinatawag nating huddle or holding power po. May ganong power ang ating robot. So, inaantay niya lang na mag-bounce back po yung market. Okay? So, at meron po tayong sineset up po dyan. So, kaya nga po, volatility is good. Volatility means magalaw.
The more na magalaw, mas marami pong averagely matatransak po ang ating robot, no? So, yun po. So, again, if nagmamanual trade ka, magte-technical analysis ka pa. Pero kag gagamit ka po ng bot, live data po, no? Real time. Siya na po ang mag-ano yan, magti-TA kumbaga. So, i-hire nyo lang, i-rent nyo lang natin si bot. Tapos, sa manual, may news, announcement, updates. Kailangan mong makinig sa balita kasi may mga balita na naka-apekto po sa galaw ng market, sa volatility ng market. So, lalo na't mga company po iyan na malaki po ang impluensya pagdating po sa crypto. Okay, so, again, no emotions. Ayan. And quantitative trading parameters. So, may mga parameters po tayo na sineset up based po doon sa gusto natin. At yung setup na yun, yun po ang susundin ni Royal Q ng ating robot na trader. When to buy and when to sell. Kung baga, ininstruct natin siya at yun ang susundin niya. Ang emotions po, pinaka number one na kalaban po ng tao. Hindi man po sa trading, sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. No? Pero pag tayo po ay nasa mundo ng trading, crypto, or business in general, ito po ng emotions talaga. So, if accumulating crypto, we have to use AI. No? Deserve natin matulog at magandang healthy yung ating lifestyle. So, kaya nga po, no? Assuming si robot, ato talaga ang goal natin, ang trabaho niya is to take profit. Assuming the desired profit po is 20%, the bot will execute at to achieve 1% times 20 times. Ibig sabihin, benting 1%, no? So, benting tigwa 1%. Parang ganun siya. So, depende again po sa volatility. So, 24/7 po yan. 365 days na nagtitrade ang ating robot. So, wala pong tulugan yan compared sa pagmamanual trade. No? Di na po, kaya nating mag-trade, pero hindi po 24/7. No, pwedeng 2 oras, 4 na oras. Pero si robot po, kaya nga po tinatawag siyang super intelligent. Kasi very unique and helpful po siya sa atin, lalo na sa mga beginner. Walang mga background po sa trade at gustong kumita, gustong pasokin ng trading. So, yun po ang pinaka-role ng ating robot. So, did you know po na ang mga professional traders sa mga banko, 4 hours lang po yan silang nagtitrade. Si robot po, si Royal Q natin 24/7, tuloy-tuloy na pagtitrade. Hanggat may opportunity ng buy and sell, gagawin niya po yan, i-execute niya. Okay po, depende sa setup natin. Okay, maliwanag. So, let me give you po a scenario, no, kung paano nagtrabaho ang ating robot. By default, so assuming nag-start ka ng mag-trade, nag-subscribe ka kay robot, tumaas po ang market ng 1.3%. Assuming your first buy-in po is $20, ayan, so tumaas ang market ng 1.3%, ang gagawin po ng bot niyan is naka-standby mode to sell po anytime. Yun, yun yung ano ng bot natin. Hindi siya basta-basta gagalaw, no? Magsasell lang po iyan pag nakapag-trigger po ng 0.3%. When the price drop, magsisell na po ang robot. No? Saka lang siya magsisell. Pwede po yan tumaas, no? Either 1.3%, 2% dito, tapos magti-trigger ng 0.3. Basta 0.3 po, pwede na po. Ibig sabihin, may kita ka na po dyan, now take profit na 1% na malinis. So, yan po tinatawag nating quantitative trading na strategy. So, hindi po lahat nung nilagay nating puhunan or trading capital po, ay ilalagay natin lahat sa first buy-in. No? Dahil pag bumaba pa ng market, meron ka pang ibibili pa sa next na opportunity yung buy and sell na makikita ni robot. Meron pa siyang mai-execute, no? Hindi yung buong puhunan mo ilalagay mo na. So, pababa ng pababa yung price, at least meron pa rin nabibili. So, ganun po ang bot natin na galaw, no? So, if the price going up, it would sell to add more profit. Ano po ang ibig sabihin yan, Coach Pat? As simple as, pag tumaas pa po, no, kanina 1.3%, syempre tataas pa yan, aangat pa po ang market ng 10%, at na-trigger po ng 1.3%, ngayon, zinadrop yan, the bot will sell na. Magte-take profit ka na po ng 9.7%. Take profit. So, ang bot natin, si Royal Q ay sa spot market po nagtitrade. Buy low, sell high ang ginagawa niya, no? So, take note, hindi po siya nagsisell ng any losses. So, halimbawa, pag bumaba po siya,
Mas bumaba pa yung price, no? At wala ka ng pambili, aantayin niya lang yun. Yun yung po sinasabi ko kaninang magbabounce back po yung market. At doon po siya magtitake ng profit, no? Okay, so bumaba po na 9.7% at yan po ang matitake mo. Okay, so when to buy again? Kumita ka po ng 9.7% kanina, no? At kailan po siya bibili? Kat di po umaangat yan at hindi po nag-trigger po yan ng 0.5% or pwedeng 0.1%, depende po again sa setup po ninyo, pwedeng 0.2, ayan, magbabay na po ang robot natin. So, haantay niyo yung pagkakataon na matrigger po. Okay, so, ang setup po natin dito is naka-cycle. Meron kasi tayong cycle or one shot. So, cycle, ibig sabihin tuloy-tuloy po, no? Tuloy-tuloy po yung pag-trade ng ating robot. Pag one shot, pag nakabili na, o nakapag-take profit na, stop na po yun. Setup na po natin ulit. So, ganun po. Pag downtrend yung market, pag walang nakitang 1%, naka-standby lang po ang ating bot. Maliwanag po. So, ito po, ang robot natin, wala po siyang stop loss. Kasi sabi ko nga, sa spot market siya nag-trade. Marami kasing market sa loob po ng crypto bank, no? Like Binance. Marami po doon, like futures, derivatives, mga complicated na po na market, no? Sa mga advanced na mga trader. Ito, spot market, ECS market, good for beginner, at live data, no? So, wala pong loss dito, wala pong liquidations na nagaganap. Okay? So, mayroon lang po tayong floating loss pag bumaba at bumaba po yung price, nagkakaroon lang ng floating loss, no? So, ayan po, parang gasolina, presyo ng gasolina, meron pong market fluctuations. So, ganun po dito, hindi steady yung price. Meron pag-angat, meron pong pagbaba. Okay, maliwanag po yun. So, ito po siya. Ito po, big picture po, no? Ma'am and sir. Ito po ang trabaho ni robot sa atin. Ganito po ang execution ng kanyang trades. Makita na nyo po, merong S, ibig sabihin, min sell. Ibig sabihin, nagtitake profit ka na sa pinakamataas man na nakaset up dyan. B means buy. Ayan po. So, ito yung nagagawa ng robot na hindi po kayang gawin ng professional or manual trader po, no? Kasi 24/7 po yan na pag-trade. Okay, mapapansin nyo, maramihang buy, maramihang sell. Yan po ang tinatawag nating quantitative trading strategy. Maramihan po. Or tawag po dyan ay buy scalping. Okay, so ang scalping po sa pagmamanual trade ay very high risk po yan. Highly stressful. Kaya marami po ang natatalo or nasusunugan dyan. Okay, so now, Coach Pat, totoo po ba na nagpa-profit or profitable po si Royal Q? Yes po, no? Ito halimbawa, ito po ay mga screenshot ng mga subscriber po natin na nagtitrade po, no, gamit ang ating Royal Q as their professional trader. So makikita niyo po, last February 3, merong $8 na kinita, $8.21, $12, $7.5. Ito naman sa kanya, 0.35, 0 point something, 2.8, 2.2, 1.3. So iba-iba po, no? At ito pa po, oh. Ayan, iba-iba po siya. Meron namang, ito, malaki talaga, $962 kasi malaki po ang nilabas na capital. Meron namang $16, $15 per day. So, iba-iba po. No, depende po sa galaw ng market at sa setup at saka sa nilagay pong capital at coin na pinili. So, depende po siya. Walang fix. Again, wala pong fix. Pag may nangangako po sa inyo sa trading, sa crypto trading na guaranteed na yung 5K magiging 10K after 24 hours, wala pong ganun. So red flag po iyon, scam po siya. Okay? Yun po ang tunay. Okay? Iwasan na po natin na ma-scam, no? Lesson learned na po yan, sana. Okay, so halimbawa, ito po. May isang tao na naglabas po, na subscriber ni Royal Q, naglabas po siya ng malaking capital. Ayan. Kaya nakikita niyo po dito, ma'am and sir, ayan po, no? Kumita siya ng $10,098 noong September 6, 2021, noong 5, ayan po, no? $2,314, $1,320, $913 USDT. USDT po yan, no? Ang USDT po ay cryptocurrency, kung saan yan po ay parang ang value niya is dollar. Siya yung dollar na crypto. Parang gano'n. So, yan po na makikita niyo, in total, in 6 days na trading sa crypto, ang total po ng tinik profit niya ay nasa almost half a million po
in peso. No? Ganun po ang kinita niya in 6 days trading lang. So again, depende po yan sa galaw ng market. Probably, volatile ang pinili niya dyan. Kaya lumaki po ang kanyang kinita per day. So yan po yung 489,550 na pera nakita po sa trading, yan po ay achievable. Lalo na't malaki ang nilabas mong puhunan, no, or trading capital. Pag ito po ay nilabas natin sa traditional business, hindi mo po yan agad makukuha in 6 days. Kung ikaw po ay magtatayo ng melty shop or magano ka ng franchise, sa franchise pa lang, hindi mo makukuha yan. Ang ROI po ng traditional business, isaabot po ng 5 or 10 years. Kasi ang gawin mo dyan, ano yan eh, capital expense. Gagastos siya sa equipment, sa mga ingredients mo sa melty mo. Bibili ka ng mga cups, mga equipment, upuan. Papagandahin mo pa yung, ano mo, pwesto mo, di ba? So, ganun po, no? Pero dito sa trading, possible po siya. Ayan. At kagandahan na nga po, robot na dito. Hindi po siya ang nag-trade dito. Yung subscriber na yan. No? Hindi po. So, kaya po, ganyan po ang kita niya. Okay? At yung robot, bakit kailangan gumamit ng robot? Kasi nasa robotic age na po tayo. No? Lahat po na nakikita niyo sa paligid ngayon, robotics na. At sa darating po, after 5 years, robot na po, marami pong mawawala ng trabaho, lalo sa BPO at manufacturing. Nakita niyo po kanina yung video, si Senator Amy Marcos, may resolusyon na na kailangan ang Pilipino mag-mass adapt na po sa robot. And if you are in the world of blockchain at crypto ang gusto mo, dahil malaki talaga ang kita dito, gumamit ka po ng AI and use Royal Q. Siya po ang isa sa pinakamagaling na AI crypto bot. No? At may magandang track record. Okay, so all you have to do is subscribe, which is 120 USDT per year po yan, annually, 12 months, no? And si Royal Q, sabi ko nga, may magandang track record compared po sa ibang robot. 1.6 million, actually 1.7 na po yan, 1.7 million. Kahit tingnan nyo po sa Play Store or Apple Store yung downloads. Ganun na po kadami. And present po 200 plus countries, ibig sabihin worldwide po yan. Fully tested and proven. Nakapag-generate po yan ng more than 133 million USDT sa trading profit alone. Bakit gamit? Kailangan mong gumamit ng AI? Never on leave po. Hindi po yan nag-live ng gaya ng tao na nag-hire ka ng professional trader. Mag-live po yan. Minsan nagkakasakit pa ang robot, hindi. Kumakain, nagpapahinga. Paano mo nga? Babantayin mo nga ng 24/7 tapos magpapahinga ka ngayon. Kakain ka, mag-CR ka. Diba? So ang robot hindi na eh. Hindi na kailangan mag-toilet. At lalong hindi na po natutulog yan. Always working 24/7, 365. May mga ano nga, nababasa tayo sa news, no? Na nag-CR lang siya, kumain lang. Pagbalik niya, wala na, sunog na. Di ba? Ganun po ka-critical or ka-high risk po ang trading sa manual. Kaya ngayon, para hindi mo na maano yun, mag-subscribe ka po sa Royal Q. Ang Royal Q po ay isang tool lamang para mag-trade sa atin. Again, hindi po siya investment company. At meron lang po tayong gas fee po dyan na 20% or 20 USDT po, no? Ang gas fee na yan ay makukuha po sa profit po, hindi sa capital, ha? Ayan. Yun po, no? Ganun po kaganda si Royal Q. Sa ibang ano industry, Tesla, yung sa vehicle, robot vehicle, humanoid robots na. Then let's adapt din po sa crypto. Ito na po yun, si Royal Q. Dahil darating ang araw, kahit gano'ng galing na professional trader or sa trabaho mo ngayon, kung saan ka mang company or sector po nagtatrabaho, gano'ng kakatagal, gano'ng kakagaling dyan, gano'ng nakagaling yung skill mo, or ilang years ka na dyan ang nagtatrabaho, pag nag-adapt yung kumpanya mo na mag-robot na po, adapt na po, mag-invest na sa humanoid robots para mapabilis yung ano natin, transaction natin. Wala na, kahit gano'ng kagaling, matatanggal ka. Magmamas lay off. So ano na, nawala na ang source of income mo. So marireplace ka po at marireplace ka. Pag hindi ka po mag-adapt, magiging obsolete ka. Mapag-iwanan ka, kapatid. Yun lang po yun. That's why kung gusto mong pasukan yung crypto, gumamit ka po ng AI para hindi ka maging obsolete. At yung the rest of your life, pwede mo yun i-ano pa yun, spend mo sa family mo, sa mga anak mo, pag gumala ka,
On the side, nagtitrade ang robot para sa iyo. Yun po yun. At kikita ka ng passive pag malaki ang trading capital. Now, paano pag wala ka pong trading capital? Wala ka pong milyon para maging passive na kikita ka ng $1,000 per day. Na kahit tulog ka, kumikita ka. Paano pag walang ganon? So, almost po sa atin, no, 95% po sa atin ay wala pong malaking puhunan to trade crypto at kumita ng passive. That's why po we have an option dito po sa ating royalty. We are in the subscription business. Pinapalakpakan po iyan. Kindly send me a virtual club. Okay? So ano po ang subscription business, Coach Pat? Familiar na po kayo dito, oh. Netflix, Prime Video, HBO, TV Plus, Disney Plus, YouTube TV. Sa mundo po ng music, entertainment, we have YouTube, Spotify. Sa internet at SIM card natin, ayan, we have Globe, Sun, Smart, PLDT. Signals kay cable, meron bang subscriber dito ni Viva Max? Yan po, no? Yan po ang mga companies na sa subscription business. Ibig sabihin po ng subscription, binabayaran mo muna bago mo ma-avail ang isang service. Halimbawa, PLDT or mga internet provider natin, nagbabayad tayo buwan-buwan para tayo ay maka-access ng wifi, ng internet, tama? Meralco, Maynilad, binabayaran natin every month. Pag hindi tayo nabayad, mapuputulan tayo, wala tayong tubig. Diba? Wala tayong kuryente. So kaya nga subscription eh. Recurring po, kada buwan may bayad. So dito po sa ating Feralco, monthly siya. Yearly rather. No? So halimbawa, nakita natin para ma-excite kayo kung gaano ka-passive ang subscription. Si Netflix po, sabi ni Statista, 200.37 million ang subscriber. At ang premium ni Netflix po ay $10 per month. Ako, Netflix subscriber po ako. No, gumagamit lang naman ang mga kasamaan ko po sa bahay. Ako, hindi ako nag-Netflix po. So, times nyo lang po yung $10 per month sa number of, excuse me, subscriber ni Netflix, eh times yun lang po, numbers don't lie, that is 116 billion per month ang ROI po na kinikita ni Netflix. Every month po yan. Eh times nyo po, kasi ito po ay nasa 50. Sabi natin 50 po yan yung ano ng dollars. So, ngayon, i-ano nyo po yan, times sa 12 months, kung yearly po, kasi compared comparative to Royal Q, ganun po, no, kalaki ang ROI ni Netflix. Eh tayo, anong nakuha natin kay Netflix? Wala. Wala pong bumabalik. Puro po palabas. $10, $10. At automatic charge po yun. Hindi na natin napapansin. Kaya nga subscription eh. Diba? Automatic po yun. Sineset up lang po yung account mo doon. At kaltas na yan. After 30 days, kaltas na po. So, ganun din po dito sa Royal Q. So, imagine if you can build thousands, millions of users dito kay Royal Q. Kung $10 o $120 kasi, di ba, ang ating ano activation or subscription fee. Pag lahat po yan nag-renew, sabihin natin you have 100 subscribers, sabihin na natin 100 subscribers, times na yan lahat nag-renew. Magkano po ang kikitain nyo? So, yun po, kapasive. Ganun kapasive ang subscription business. Yan ang sikreto ng mga malalaking kumpanya ngayon. Mas nag-boom yan nung panahon ng pandemic. Sila po ang mas kumita. Yung mga traditional business, wala nung pandemic. Ubos lahat, nagsalado. Sino ang nag-ano? Sila PLDT, yung mga nasa subscription business, lalo yung mga entertainment, YouTube, masumikat, Disney+, Netflix, HBO. Kasi bawal lumabas. Diba? Yun po yun. Pati yung mga ano natin, mga Grab Food, Food Panda, may subscription po yan, yung iba dyan, pag mag-a-access ka ng very premium na pag-shopping online, subscription po. Makikita nyo lahat subscription na. So that's the good news dahil nandito po si Royal Q sa industry na yan, sa business model na yan. So bakit po subscription compared sa ibang traditional business? No shipping cost. Wala pong isi-ship kasi wala pong tangible na product, wala pong mga kape, wala pong pabango, walang ganun, walang sabon, walang lotion, walang mga ganun, walang perfume. No? Ito po ay mobile app, i-download nyo lang po sa Play Store as long as my cellphone, my internet, good to go. No? Gives you lifetime passive income kasi subscription po.
Hindi katulad ng benta-benta na may araw na malakas yung benta mo, may araw na mahina. Paano pag laging mahina? Hindi passive po yun. Na paano pag walang bumili? At saka hindi po ang bibintan mo dyan, syempre yung kailangan lang yung produkto na yun. Kung kape yan na puro, may mga tao na ayaw ng puro na kape. Diba? Piling-pili pa yung mga ingredient na gusto nila sa kape na yan. Kung pabango naman, or kung supplement po yan, herbal, hindi po lahat nabebenta niyo po ng herbal. Targeted lang po kung sino lang. Diba? Hindi mo po pwedeng bintan yung ano, mga teenage kasi healthy pa yan eh. Diba? So, ganun po, no? Compared to subscription, lifetime yan basta ma-internet, nakasubscribe, pasok po. Okay? Stable income, unlike selling of tangible products. Yun po yung sinabi ko kanina. No? Worldwide market. Lahat po pwedeng mag-download all over the world dahil tayo po ay nasa blockchain. Crypto trading. Na-adapt na po ang crypto worldwide. Nasa blockchain na po halos lahat ng tao ngayon. Worldwide po, pag may cellphone, internet, at pwedeng download yung Royal Q, pasok po. Magiging subscriber po yan. No boundaries. Ayan, kasi blockchain po. Decentralized. At not affected by lockdown. Mas mabuboom po yan kung, oh my God, mag-lockdown ulit. Diba? So, yun po, no? And minimal overhead expenses po. Wala pong rentals or any salary. Wala ka naman po pinapasaw dito. Wala po tayong nare-rentahan na commercial space. No? Yun po yun. Dahil ito po ay robot, professional trader. Ang inaano lang po natin, minimal lang dahil yun po, meron tayong subscription fee na tinatawag. Magsusubscribe lang po tayo. At yun lang po yun. No? And compare to online selling and other traditional business, kapag mag-online ka, kung digital din naman, mahirap din po siya. Mahirap po talaga ang magbenta-benta. Okay po, may online fraud, risky yung mga delivery mo, no? May ma-mishandle yung pag-deliver. Yun yung mahirap. Kaya ito po na po ang pinakamadaling gawin na subscription business, si Royal Q. So yan, makikita nyo po, 1.7 million, 1.33 million profit ang sa trading lang po iyan. And again, 200 plus countries. So, hindi lang po sa Pilipinas, worldwide po. At si Royal Q po ay, ano po yan? Yung app na yan, translated po yan ng 16 languages. So kung may kaibigan kang Spanish, pwede po. Pwede mag-subscribe kay Royal Q. Yun po ang kagandahan niya. So, how the subscription business dito, paano tayo nare-rewardan ni Royal Q, no? Pag tayo po ay nag-refer ng marami o nag-build po ng maraming subscriber. Meron po tayong tinatawag dito na VIP 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Makikita nyo po, yan po ang ating referral program. Okay, dahil nasa subscription business tayo, every bawat ano natin, share po ng link natin, meron po yung kakibat na rewards. At habang pataas po, napopromote ka sa higher rank, lumalaki din po ang reward. So, halimbawa, paano po yan, coach? Halimbawa po, ayan, nag-activate, RTSDT yan. Yung kaibigan mo rin po, nag-activate. Yan, 30 USDT po yan. At every time po, may trading profit. Ayan, ito yung kaibigan mo. Ito yung kaibigan mo na isa. Ito yung kaibigan mong pangalawa. At lahat yan, naglabas ng trading capital at kumikita po sa trading, meron ka pong na-earn na 20% ng gas fee nila. Yun po yon. Okay? Ngayon, coach, V1 ka na pag nag-activate ka na kagad. Paano ma-promote sa V2? Na-refer mo yung Royal Q, share mo yung link, at sa tatlo mong kaibigan, lahat po yan nag-subscribe, nag-activate, at yung tatlo na iyan, naghanap pa po, share ulit yung sa mga kaibigan nila, kasi marami po yung kakilala, umabot po ng 17. Total of tatlo yung direct, ibig sabihin ng direct, sa mismong link mo, no, nag-activate yung tatlo mong kaibigan. Yung iba, pwedeng sa kaibigan mo na isa, dalawa, pangatlo. Hanggang umabot po ng 20, yung net na total ng community of subscribers mo. So yan po ay meron ka na pong reward dyan na 40 USDT. No? Sa V1 ka pa lang, 30 USDT yon. Dito, 40 USDT ka na. Ibig sabihin 2,000 or nasa 2,000 plus na yan, depende po sa palitan ng dollar. At lahat yan, sa 17 na yan, meron ka pong indirect. And direct reward na 10 USDT. So, meron po ba kayong nakitang business or subscription business na labas sa labas po na may ganitong rewards?
kumbaga commission, katulad po ng mga insurance, no? Katulad ng real estate. Si ano po ba, si SMDC po ba, siya ba po mismo yung nagbenta ng mga units niya, yung condo niya? Hindi po. Nag-create po siya ng community of real estate agent para mas mapabilis mabenta lahat ng unit. So ganun din po si Royal Q, mag-create tayo ng community of subscribers. No? Ang tawag po ng mga subscriber na yon na magbe-build ng community is si marketer, affiliate marketer. I-share po nila yung link nila, pakita yung kagandahan ng Royal Q, na instead na mag-manual ka po, gumamit ka ng AI para mas mapadali ang accumulation ng crypto. Ganun po siya. So, bawat effort mong pag-share, meron pong award. No? Meron pong rewards. Pag V2 ka na, yan po, no? Ang qualification po, 20. 20. No? You earn 30% of the gas fee. Kanina, 20% pag V1. Ngayon, 30% na po. Sa lahat po ng community na iyan. Under sa'yo yung 20 na iyan. Alright? So, ngayon, paano ko siya ma-promote pag V3 naman? Nabuo ko na coach yung tatlong direct plus meron na akong 17. Yung 17 na yun, hindi ko kakilala, tatlo lang. Tapos yung tatlo kasi nag-share din kasi ganun pala kaganda ang royalty. I-share ko lang. Ito yung business na true talaga na laway ang puhunan, no? So ito po, no, para ma-achieve ang V3. Ayan, yung kaibigan mo kanina, yung tatlo mong kaibigan na promote sa V2. Remember, ang V2 may 20 yan. 20 na total of community of subscribers. So, basta nagdagdag ka lang po ng dalawang another direct at ang total po, yung 17 kanina, nag-multiply po yan at nagmabot po sila ng 95 na total o ang net ng community mo is 100 na. No? So, ang direct mo na po dyan ay hindi na po 40 USDT. Pagkano na po? 50 USDT na. Yan. So, 25 something na po yan. And 40 of the gas fee po. At yung indirect na 10 USDT kanina, 20 USDT na po siya. So imagine po, no? Imagine po, if yung lahat ng V1 mo, meron kang 20 USDT sa kanila kasi indirect eh. Times niyo po yan, 20. Imagine you have $20,000, 20,000 pesos po sa pagbibuild lang po ng subscribers. Community of subscribers ni Royal Q. Ang ginawa mo, shinare mo yung link mo, shinare mo na ganito kaganda. Hindi ka po mapapahiya, ma'am and sir, sa pag-share po ng business ni Royal Q. Kasi po lahat ng tao ngayon gusto nang pasukin ang crypto trading. Para hindi na sila mahirapan mag-manual, yun na po ang AI natin. At para mapalaki ang trading capital, mag-subscription business sila. Para hindi lahat labas sa pera, yung pera nyo sa bulsa nyo. Kasi kung kukunin nyo lahat ng extra, yung pondo para sa lumaki yung trading capital yung sa sarili niyong wallet, kung kayo man po ay employed, hindi po yan matutupad. Bakit po? Day every day, meron po tayong pinagagastos na. Sabi, ipon ko to sa trading. What if nagka-emergency, kukunin mo ulit? So wala. Ganon po. Ganon, cycle lang mangyayari. So dito, kaya po may option na affiliate marketing or subscription. Bawat reward mo, yung rewards mo na yan, ipunin mo po. Gawin mo pong trading capital mo pandagdag doon. The more na malaki ang trading capital, mas passive ka na dito sa trading. On the side, passive ka kasi may build ka ng community of subscribers or affiliate marketers mo. Yun po ang V3. You have to build, umabot ka po, inet mo na 100 plus. 100. Solid po na 100 na subscribers. Isn't it amazing? Yes or yes? Wala ka option coach ha. Siyempre, ganun po kaganda, no? So, we have V4, V5, V6. Hindi ko na po i-ano yan kasi mabilis na lang po yan once you achieve V3 po. No? So, ito po ang kita ng mga nag-subscription. No? Nung April 2021, nag-subscribe po siya. Matik po yan, 30 USDT. Bumalik. Bumalik yung 30 USDT sa kanya. Then, may gas fee. Yan po, no? Hanggang sa lumaki po yung subscribers niya, kumita na siya ng less than $10,000, $1,429, $1,000, no? $594 USDT. So yan po. So dito sa subscription business natin, sa VIP natin, meron po tayong potential income. Just so you know, no, na coach, paano pag
maging dito ako, magkano yung income ko. So the average is pwedeng ganyan, 20 USDT, 50, 300, 2,000 USDT per day, 5,000 USDT per day. So yan lang po ay potential income, no, based sa mga naunang mas ano po natin, mga pioneers po dito sa Royal Q. So yan po yung kikitain mo. So depende po yan sa effort po natin on how we share po the business, kung magaling ka pong mag-share or mag-refer, mas malaki po sa 20 USDT per day. Diba? So yun po, no? And now, yung tao na yon, nagsimula siya sa 28 ka tao. Shinare niya lang sa 28 na kaibigan. Tapos yung 28 na yon, 10 po lang, 18 lang po ang nag-activate, 10 po yung hindi, probably nag-iipon, nag-iisip, no? So sa 18 na yon, umabot na po ng 16,000, more than 16,000 na po ang may-ari ng account na to. Ayan. So, nag-total profit po siya ng $69,000. USDT. So, USDT po ang ano natin dito, crypto din po. Okay, hindi po dollars. So, ito po ang kinita niya. As V6. V6 po ang may-ari nito. So, kumita na po siya noong October po ito. October 11, 11,000. Ito po yung kita niya. Ito po yung rewards niya, no? Sa pagbibuild po ng mga marketers or subscribers po, no? So, $11,418, $12,467 USDT. So, yan po, no? Hindi po bababa sa $10,000 per day. So, yan po, no? Total of 38.96 million na yung kinita niya po sa subscription business. So, achievable po yan. Kasi na-achieve po. Hindi po ito edited, itong screenshot na ito. So, ganun po kaganda ang subscription. So, dito po, posible nang ma-achieve yung mga pangarap natin. Kasi dumaan po yung pandemic. Ako po, no? Nag-trap ako dito nung pandemic, nawalan ako ng trabaho. Sumuko na ako sa buhay. Ah, wala na to. Uwi na lang akong probinsya. Pero, lumaban. Dahil nakita ko po si Royal Q. Doon, nagkaroon ako ng pag-asa na pwede pala. So, ang gagawin ko lang, mag-build lang ako ng subscribers. At pwede ko pong itong lamangan. Kasi mataas ang pangarap ko po eh. Hindi po worth ng 38.96 million. Marami akong pangarap. Bumili ng bahay, sasakyan. And no, future ng aking family. Yung future para sa sarili ko. Ganun po siya. At itong kagandahan sa ating Royal Q, may profit sharing po. Once you reach the highest rank, V6. Lahat ng V6, meron pong profit sharing. Kaya nung November 1, araw po ng patayan sa atin, may pumasok sa kanya na 65,000 USD. Yun po ang kagandahan. Kasi V6 na. Marami ka na pong subscribers na na-build dyan. Okay po. So sabi nga niya dito, today is just a great day. I just make my first $1 million with Royal Q. So my life has changed 360 degrees. Sabi niya. Imagine niyo po si Royal Q. Nung pandemic po ito, 2021. Pero na-reach niya. So, nagawa niya, magagawa rin po natin. So, yung mga nandito po, you have to take action. So, paano? Paano maka-join dyan, ma'am? Kasi gusto ko munang pasukin yung Royal Q sa subscription business. Okay lang ba na walang trading capital? Yes po. All you have to do is subscribe. 120 USDT. Gas fee, kung magti-trade po, ang trading is, initial trade is 100 USD. May transfer fee lang po ng $1. So ngayon, kung wala ka pa po nito, yung trading capital, pwede ka pong magsimula sa activation muna. Dahil pag nag-activate ka na, meron ka na pong referral link. Yung link na yon, ang isi-share mo ngayon, doon sa mga kaibigan mo, kakilala mo, lahat ng mga classmate mo, katrabaho mo, once nagustuhan niya, ano ba yung Royal Q? Paatinan mo dito sa Zoom, kami magpaliwanag. Or sa offline, kung malapit siya dito sa Metro Manila. Pag nagustuhan niya, mag-activate yun. Yung reward doon, pwede mong ipunin po. Dagdag mo trading capital. So what if tatlo o apat yan na kaibigan mo in just one day? 120, bawi ka na po. So halos dito na mga coaches, nagsimula po kami activation muna. Nawala po muna ang trading capital. Okay po, activation po muna. So, ang importante po, makakuha kami ng referral link, no? Basta, ano namin yan, para may pang-share kami. Hindi ka kasi pwedeng makapag-share kung wala kang link. Sayang yung effort mo doon na pagpapaliwanag, wala ka namang link. So, yun po, no? So, yun, activate, 120 is around
69 po or something, 68 to 69 po, depende po sa palitan po ng ano natin, no? Ng USDT. So, punin niyo lang po yung link ng inyong, kung sino po ang nag-introduce sa inyo or nagdala po dito sa IBP na ito. So, total po of 241, wala na po yan. Magsimula po kayo sa activation. Transfer fee lang po from Binance or OB na gamit to Royal Q para ma-activate po. TRC20 kasi ang gamit natin dyan na blockchain wallet address. So, ang kagandahan po, pag pinasok mo ang subscription, hindi mo po gagawin yung business na mag-isa. Yun, yun po ang kagandahan niya, no? Meron po kaming support system dito sa community. Ang tawag na aming team ay Team Eternal. So, shout out po sa ating mga founders and leaders po ng ating team. Andito po si, sa loob ng ating Zoom, we have, andito po si Coach Aris, ayan, Coach Richard, no? Ang ating Coach Sherwin Chua, ayan po, no? At iba pang mga coaches. So, sila po ang mag-guide sa atin. At ang i-guide po nila ay magbigay po sa atin ng free trainings. And po, no, i-orient tayo sa concept ng business. Kasi itong Zoom, yung pagpapaliwanag ko dito, hindi po 100% na maintindihan nyo kagad. Pwedeng kinabukasan ng after neto, 2 hours later, makakalimutan nyo na. So kaya po, lagi kaming trainings, laging may Zoom. So doon, nagjo-join ang ating mga subscribers, yung mga bago pa lang, para maintindihan nila yung pinaka-concept ng business na ginagawa natin. So ayan, meron pong affiliate and trading orientation, ma-orient kayo sa trading at saka sa affiliate side, no? Concept ng Royal Q ng business. Kung gusto mo, community lang ng traders, pwede rin po. No? Hanap ka ng mga mayayaman na may milyon. Ayan, na mag-i-invest po sa crypto trading gamit ang Royal Q, pwede rin. Pero kung gusto mong ma-achieve yung higher rank, para mas mapabilis yung accumulation ng crypto mo at passive yung income, achieve higher rank, mag-build po tayo. Gawin po natin ang subscription business. Lahat po yan ay ituturo ng ating coach. Dahil tayo po dito ay iba-iba ang background natin. Hindi tayo marunong magbenta, no? May iba dito na marunong na, swerte ka. No? Kasi meron ka ng at least background kung paano mag-approach, paano mag-offer ng link natin. So, pero pag hindi pa, wala kasi zero, ituturo po yan dito sa ating community. Yun ang kagandahan. Hindi mo gagawin itong mag-isa as long as you are trainable and coachable din po. May commitment ka, may time, may effort. Kasi wala po akong sinasabi dito ng subscription business, wala kang gagawin. Meron at meron kong gagawin, which is, yun nga po, laway ang puhunan natin, time, commitment, at seryosong gagawin yung business. At doon, mabilis ka pong ma-achieve yung higher rank na gusto mo. Yun po ang kagandahan pag nag-build ka ng community. Pag sa trading, trading lang yan. Okay? Iba naman sa idea. Pero ang ano doon, kailangan mo naman ang capital. Okay? So, yun po, no? At all you have to do is download, get the link sa nag-invite po sa inyo sa Zoom. Pag i-click niya pong link, merong lalabas po doon, create free account. Libre po ang pag-free, ang paggawa ng ano, account or registration. And then, if yung 120 USDT na sa Binance or Huobi na, i-transfer lang yun sa Royal Q, then goods, ready to activate na po yan. Simple as 1, 2, 3 nga po ang nakalagay na step dito. No? If hindi ka po techie, don't worry. Gaguide ka po ng iyong coach or counselor. So that's the end po of my IBP for tonight, my presentation. Hopefully po, naging open kayo sa opportunity po pagdating sa digital world. Kung saan lahat na po ng tao, kabataan, iba't ibang henerasyon, ina-adapt na po ang crypto trading at ang maganda dyan, subscription business model ang ginagamit natin pag-affiliate para mas mabilis na mapalagana po ang ating business at kumita po tayo ng malaki. So yun po, no? At without, iiwan ko lang po ito sa inyo na always remember, your dreams won't adjust for you to achieve them. It is you who will adjust to achieve your dream. So, hindi po yung pangarap natin, no? Tayo po ang mag-a-adjust. Paano po tayo mag-a-adjust? Maging open tayo sa oportunidad. Pag nagustuhan natin, let's make decision. Pag decided tayo, commit tayo kay coach. Coach, paturo naman paano ka naging V2. Coach, paturo naman paano ka naging V3. I-mentor ka po. Lahat po, may guide yan. May concept, may sistema na. Susundan mo na lang, no?
copy-paste po dito. Hindi katulad sa ibang ano na bawal kumopya. Dito kopya po. No? Ito yung kagandahan sa yung system na meron tayo. So, no? Kasi nga, pag marami tayong excuses, ang excuses kali, lagi namang nandyan yan. No? Pero yung opportunity, hindi po. No? Once it knocks that in your door, maging open po tayo. So, sabi nga po, ito, pa, ito naman ang magusto natin sa buhay. Ayan po, no? House and lot. Magkaroon ng sariling sasakyan. Kasi traffic. Isipin nyo. 10, 15 years mong gawin yung pagkatatrabaho. No? Not to discourage, no? Pero the reality is, kung magkukumyot ka, na-experience ko po yan, kukumyot ka araw-araw, MRT, siksikan, nakakapagod. No? Pag nasa elevator ka na, escalator, mapapaisip ko, grabe, ganito yung ano ko. Araw-araw, nag-ano, traffic, siksikan, ayoko ng ganito. Hanap ako ng opportunity. So good thing you found this opportunity. But dito, pwede ka po makabili ng sasakyan, convenient na sa'yo. Savings, gusto natin to. Gusto natin ng savings. Travel, business, no? Traditional business. Maikot yung mundo kasama yung mahal natin sa buhay. So, halimbawa po, no, sabi ni Mark Zuckerberg, nothing is more expensive than a missed opportunity. Dahil si Mark Zuckerberg, yung sinimulan niya po yung Facebook, which is Meta na ang tawag ngayon, nag-invite siya ng tatlo niyang kaibigan doon sa dormitory niya. Pero dalawa lang po ang sumama. Or pumunta po doon. Yung dalawa na yun, kasama niya po ngayon sa pag-angat niya, which is naging billionaire na rin po. So, maging open po tayo, no, sa opportunity. Ayun, so that's the end of my presentation. At naway naging open po kayo. At ako po ay mag-iiwan ulit ng kataga na continuous learning plus massive consistent action is the key or formula to success. So yun po.